sis and patis dyan na may hindi magalaman. Welcome back again to my channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and hit the bell button para notify kayo sa aking mga bagong vlogs. And please like na rin po. So ngayon pag-uusapan naman natin na itong aking nasa harapan ng mga halaman, ang tinatawag na Cortulacaria afra or elephant bush or dwarf jade. Pero dito po sa atin, ang mas kilala siya is elephant bush or dwarf jade. Kaya po siya dwarf jade kasi binubonsai po ito. Pero pwede siyang lumaki hanggang 12 feet po ang laki niya. So yung iba, pinuputol siya, kinakat for propagation. So ating pag-uusapan ngayon ay ang how to take care of them, kung paano sila alagaan at kanilang kung paano ang propagation. So, sa aking experience sa pag-aalaga nitong elephant bush or dwarf jade na tinatawag is nakikita ko po na mahilig sila sa araw. Mahilig sila sa araw, hindi sila maselan sa araw, pero huwag masyadong maaraw. Hindi sila maselan, pero huwag masyado pong maaraw kasi nasusunog din po ang kanilang mga leaves. Pag sobrang araw po, yan, minsan makikita natin, ayan, nagkakaroon siya, yan, nakikita nyo po, nagkakaroon siya ng itim na leaves kasi nasusobrahan na po siya sa araw. But love po nila ang araw, kaya lang madali lang din po silang masunog. So lahat naman po ng plants natin, sa akin po experience, pinaparawan ko sila kahit morning sun po. Kasi maganda po yung nutrients sa morning sun kesa sa afternoon sun. So, sa pagtutubig naman po ng ating elephant bush or dwarf jade na tinatawag, ang pagtutubig ko po dito ay parang mga succulents din. Once a week or pagtuyong-tuyo na po ang kanilang lupa. Pero ang napapansin ko po sa elephant bush po, ang napapansin ko sa kanya, pag kailangan niya ng water, katulad po nito, example ko po sa inyo, no? Yan po, nakikita po natin is medyo nag-yellow-yellow na yung ating dahon and then ma-wrinkled na po siya. Pag sinabing wrinkled, makulubot-kulubot na po yung kanyang dahon. Hindi katulad nitong maganda ang dahon, ibig sabihin, basa pa po siya kasi naulanan siya kagabi. So, basa yung lupa niya, so ang ganda po ng kanyang texture, pati dahon. Mapapansin po natin ang dahon niya is parang siyang may glitters-glitters o shining. Nakikita niyo po, shining, tapos matigas po ang kanyang leaves. So, ibig sabihin is full of water siya o tamang-tama lang po ang pag-water sa kanya. O, nakita niyo kung gaano kaganda. Kung titignan niyo po dito sa tuyong-tuyong jade plant or dwarf jade plant. So, makikita nyo, wrinkled siya. Tapos, iba po yung kulay ng kanyang, medyo yellow-yellow na. Ayan. So, wrinkled. So, pwede na natin silang diligan. Pag nakita na po natin. At, mag-glow po yan ng katulad nito. So, yun po yung aking nakikita at sa aking pag-aalaga nitong elephant bush or dwarf jade na tinatawag. No, nakikita ko po silang kailangan na ng tubigan kapag medyo wrinkled ang leaves and medyo naninilaw na yung leaves. Hindi po katulad nito. So, well-watered siya. So, ang ganda po ng kanyang kulay. Okay po. Sa propagation naman po, ito po pala yung isang klase ng jade plant. I don't know if this is variegated po. Siguro, tinatawag siyang variegated. So, parang may mga pink siya sa dulo, sa tip. May pink and then white and green. So, ito rin po, well-watered po siya, kaya ang tigas-tigas ng kanyang leaves. So, maganda ang labas ng kanyang leaves. Kasi well-watered, naulanan din po ito. So, ganyan po yung itsura niya. Hindi ko parang lang po siya napuputulan. So, humaba na at parang nakahiga na po siya. Yan. Pwede rin po itong gawing parang hanging plant. So, ito bala ko, ilipat ng pot para maging hanging plant. Kasi yung kanyang pagtubo is pahaba and pababa. So, ito po, tumataas din po siya up to 12 feet. Kaya yung iba, parang ginagawa siyang bonsai. So, kina-cuttings po. So, speaking of cuttings, ang aking, sa aking experience sa pag-aalaga po nito, itong ating Cortulacaria afra or elephant bush, is mas mabilis po sa akin ang true cuttings.
Ang example ko po niyan dito ay ito. Yan. Ito po ay cuttings from here. Sa aking variegated. So, dito po siya galing sa aking variegated. Ito, yung cuttings na ito. So, yan, ang dami niya ng mga bagong tubo. Mga bagong tubo na yan sa itaas. Nakikita nyo? So, pag nakikita natin ang mga halaman natin, succulents man yan o whatever mang halaman, nakikita natin na sila ay okay na sa ating pagrerepot or sa ating pagkakutting, so sa ating propagation, kapag may mga tumutubo ng bagong leaves. Ayan, sa taas niya, bagong leaves na yan. So, ibig sabihin, okay na sila at stable na sila. So, pwede na silang ilabas sa araw, pwede na silang diligan. Ganon din po, parang nag-aalaga tayo ng succulent. So, ang dami niya ng bagong tubong leaves. Makikita naman po natin, may bagong... Dito po siya galing. So, kinat ko po siya dito. Yan, nakikita niyo po yan. Kinat ko yan. Kinat ko siya, tsaka dito sa kabila. Yan, kinat ko rin po siya dito. So, medyo magaling na yung callus niya. So, magaling na yung sugat niya. So, tapos may tumutubo pa siya ulit. Yan, tumutubo na ulit yung pinagputulan natin. Sa akin po, mas nakikita ko ang propagation ng ating Portulacaria afra o elephant bush is true cuttings. Hindi ko pa po siya na-experience true leaves. Mas nadalian po ako sa pag-cut nung ano. So, ang cuttings din po is true cuttings. Parang simple, magka-cut lang po tayo ng 3 inches. Kakat lang po siya. Yan, ika-cut siya here. Or kahit saan nyo gustong i-cut para hindi siya tumaas kung ayaw nyo po ng mataas na elephant bush para parang magiging bonsai style siya, ikakat nyo po siya ng, yan, takakat nyo dyan ng 3 inches, or basta ikat nyo lang po kung gusto nyo pumantay dito sa maliit, pwede rin po natin ipantay para pantay-pantay sila ng paglaki. Tapos po, syempre, pagkakat natin, so gagamit tayo ng gunting, syempre, kailangan natin ng malinis na gunting at naano ko na po ito ng alcohol. But kailangan natin ng alcohol sa ating pagkakat or ating propagation through cutting para lang po siya malinis at walang mikrobyo na makapasok doon sa pagpuputulan natin. Kasi yung pagpuputulan po natin is nagsusugat din siya. So, may sugat siya. So, madali siyang pasukan ng bakterya, madaling pasukan ng kung ano man nasakit nung, sa halaman natin. So, ikakat lang po natin siya ng, yun, 3 inches, ikakat. So, tapos, itutusok lang din po natin sa panibagong pot na tuyo ang soil. Ito na po. Sa pagkat po natin, kailangan ko po ng aking wonder powder. O, lagi ko sinasabi sa aking vlogs, yung aking cinnamon powder. Aking cinnamon. Ito ang aking wonder or magic powder na ginagamit, cinnamon. Mabibili sa groceries, no? Marami, or sa baking store, no? Sa baking store, makakabili kayo ng mga cinnamon, no? So, lagi po yan. Every time na I will cut, or every time to my cutting propagation, lagi po kong gumagamit to. So, pagka-cut, ididip ko lang po dito, or lalagyan ko yung pinakasugat ng ating pinagkatan at yung ating itatanim, lalagyan ko siya. So, pwede rin po siyang i-air dry ng 2 days, no, bago natin ulit itanim sa panibagong pot, no, or pwede rin po mismo doon sa, kung gusto natin o may space pa yung ating ano, pwede rin po siyang i-cut doon. Just make sure every time we repot or every time na magtanim tayo ng ating mga succulents and cactus, kailangan po tuyong-tuyo ang ating soy mix. So, sa ating, kung may DIY tayo o may binibili tayong soil mix, kailangan lagi siyang tuyong-tuyo para hindi magkaroon ng root rots or rot sa ating pinakahalaman. Kasi mag-umpisa yan sa root rot hanggang sa umano na sa stem, hanggang sa mabulok na kasama na yung leaves. So, yun ang ating iniiwasan. So, yun po, no? So, dun lang po. So, lagi tayong, ako, pero yung iba po gumagamit ng rooting hormones o rooting powder, pwede rin yun para mabilis ang ating pag-uugat. So, ito po ay nag-uugat within 2 to 3 weeks. Makikita nyo naman po may ugat na, katulad po nito.
So, makikita nyo po ang inyong halaman ay nag-ugat na. Kapag inaangat natin, yan. Pag inaangat na natin, hindi na siya maangat. Ibig sabihin, kumapit na yung ugat sa ating soil mix. Hindi katulad nung iba na wala pang ugat, pag hinila natin ganyan, Pag hinila natin ganyan, matatanggal ka agad. So, ito po, ibig sabihin, may ugat na. Ano na po ito? 3 weeks na siya. So, 3 weeks na siya. So, ibig sabihin, stable na siya. At, sinabi ko nga po sa inyo, meron na siyang mga bagong tubo. So, ibig sabihin, stable na yung ating halaman. So, yun lang. Then, after cutting, syempre, mag-umpisa tayo ulit na hindi pwede siyang diligan, hindi pwedeng paarawan. Yan yung laging paalala natin pag tayo nag-aalaga ng succulents. Pag every time bago silang potting or bago silang repot, hindi sila pwedeng diligan for 1 week. And then, hindi rin sila pwedeng paarawan. After 1 week, pwedeng konti-konting dilig, then introduce sa araw para ma-introduce sila at hindi sila mabigla sa mainit na panahon o sa mainit na lagay ng ating lalagyanan. So, i-introduce lang sila paunti-unti. So, yun po, no? So, syempre, mag-start tayo ulit sa ano? So, yun lang. Then, pag-water po, no? Same as succulents, same as we're starting planting succulents, i-water lang siya after a week, tapos introduce din sa sun. So, yun. So, paulit-ulit na po. So, huwag niyo pong kakalimutan na lagi, always, magtatanim tayo ng succulents and cactus. Please make sure that your soil is very, very dry. Kung may gamit kayong sarili niyong soil mix, it's okay kung effective sa inyo. Okay lang yun. Or pwede naman bumili sa Shopee, sa Lazada, or any garden house na merong mix for CNS. So, alam na po nila yan. Pag sinabi nyo, meron kayong soil mix for CNS, alam na nila yung CNS. So, yun lang po mga momshies and popshies ng aking care tips ng aking elephant bush or Fortolocaria afra or dwarf jade. No? Sana maging effective din sa inyo yung aking mga tinuro dahil sa akin effective po at experience ko po na ganito yung naging kinalabasan ng aking mga alaga. So, sana maging okay din sa inyo. So, yun muna po sa ngayon. So, mga momshies and popshies, please subscribe and hit the bell button po. And para notify kayo sa aking mga bagong vlogs, at please don't forget to like po, ha? Don't forget to like. Maraming salamat and happy planting! Bye!